Okay guys, so solve natin to. So missing sides case 2. So distance of one side and bearing of its adjacent side is missing. Okay, so bali anon yung x tsaka yung so ito yung anon x and bearing dito. Okay, so bali solution. So, kopyahin ko muna yung problem. So, i-complete lang daw natin. No? Hanapin lang natin yung x tsaka yung bearing dito. Okay? So, so, ganito pa rin yung mangyayari. Gawin muna ako ng ito yung x, positive x-axis, and ito yung positive y-axis. So, gawin kong first yung line. So, meron akong first AB. Meron siyang bali dito. So, ito yung first AB. And this is 300 meters. Yung angle niya is south s. So this is north, south, s, and west. Okay. So this is 37 degrees 30 minutes. Next is yung side BC, southwest. So ito yan. So, ito naman yung force BC and that is 400. So, this is southwest. So, this is 43 degrees and 15 minutes. And then, yung side CD, meron tayong northwest. So, ito yan. So, ito naman yung force CD and that is equal to 250. Meter. So, ginawa kong force. So, assume ko na lang na 250 na lang. Na. And this is 73 degrees. So, yung side DE, hindi natin alam kung saan siya. Pero alam natin that is north S. Okay? North S. So, andito. So, andito yung force DE. And then, yung angle niya is 12 degrees 45 minutes. Yung EE na lang yun, hindi natin alam kung saan siya, no? So, assume na lang natin na kahit saan lang, no? Kasi pwede siya dito, pwede siya dito, pwede siya dito, pwede siya dito. Hindi kasi natin alam yung bearing. So, assume ko na lang kahit saan na lang, no? So, ito na lang yung EE ko. Pero kahit saan yan, no? Total, mati-check ko din yan. Basta yung distance nung EE is 277.96 or in force that is 277.96 units. Okay, so yung may given, kunin ko muna yung resultant nila. So bali dito. So, bali yung mangyayari ngayon is ganito na. So, para maging kunin ko muna yung resultant ng tatlong force, yung may known values, known magnitude, tsaka bearing. So, yung Rx is just summation nung forces along X. So, unahin ko muna yung AB. So, this at positive x direction, so positive 300 sine 37 degrees 30 minutes. Then dito is
yung component nung BC. So sa negative direction siya, so 400 sine 43 degrees 15 minutes. Okay. And then yung CD, so sa negative pa rin na direction, negative 250 sine 73. And then for RY, meron naman tayong summation of forces along Y. So, pa rin, yung EV pa rin. So, sa negative direction siya. So, 300 cosine 37 degrees, 30 minutes. Parang force lang ha, parang statics lang yung approach. And negative 400 cosine 43 degrees 15 minutes. And then we have positive 250 cosine 73. Okay, so computing ko muna. So, I have 300 sine 37 degrees 30 minutes minus 400 sine 43 degrees 15 minutes, diba? Minus 250 sine 73 degrees. And that is negative 330.52. And then yung isa naman, negative 300 cosine 37 degrees 30 minutes minus 400 cosine 43 degrees 15 minutes plus 250 cosine 73. So we have negative 456.26. So bali, ito yung RX natin na negative 330.52. So patungo siya sa negative direction. And then yung RY natin is negative, so patungo siya sa negative Y direction. Negative 456.26. So, ito na yung resultant natin. Ayan. So, yung resultant natin is just RX squared plus RY squared. Ilan yan? So, we have R, that is square root lang nung negative 330.52 squared plus negative 456.26 squared. So therefore yung sagot nito is 330.52 squared plus 456.26 squared. So we have 563.4. Okay. So, bali ito. Yung figure na ito is pwede natin gawing ganito. So, matatanggal na yung CD, BC, and EB. So, magiging ano na lang siya, no? Kunin ko muna yung angle na ito. Si alpha. So tangent alpha, that is just negative 456.26 all over yung negative 330.52. So thus we have alpha, and that is just equal to tangent inverse nung 456.26 divided by 330.52. So we have 54.08 degrees.
Ayan, so yung direction niya is ito. Ilan to? Kung dito naman. Let's say it is beta. So yung beta is 90 minus alpha. So ilan yung 90 minus 54.08? That is 35.92 degrees. Okay, so at 35.92 degrees, andito yung resultant sa angle na yan. So at this resultant na 563.4, and ito is 35.92 degrees. Okay, so 35.92 degrees. So makikita mo na ito is summary to nung summary to nung AB, and then nung BC, and then nung CD. So bali ito yung tail head and tail head. And for the resultant, we consider yung tail to tail and head to head, yung dulo to dulo. So bali yung result, yung result na yan is equivalent sa force AD. Okay, anyway, resultant pa rin yan. So bali, i-draw ko din yung yung FDE. Ito is 12 degrees and 45 minutes. Ito yung FDE. And then ito naman yung FEE na 277.96. So bali ito na yung magiging itsura niya, no? Equivalent lang yan sila. Okay, so I hope klaro yan. So consider ko na lang to sa next na page. So ito din natin alam kung ilan to. So yan yung beta. So paano ngayon yan? Okay, so gawa tayo dito ng first polygon. So meron tayong ito yung sa FDE. So meron siyang angle na 12 degrees, 45 minutes. Ito yung sa FDE. So ito yung D, and then ito yung E. So ito yung FDE. And then let's say wait lang. So connect ko lang po. Ito. So connect ko lang. Okay, so ito yung D to E. Ito yung E to D, and yan. So makikita mo ito yung force na ED, which is equivalent sa resultant, which is 563.4. And then makikita mo dito na ito naman yung sa FDE. So close polygon dapat, ano? So itong angle na to is 12 degrees 45 minutes. And then ito yung FDE. And then ito naman yung sa FEE. So yan yung magiging tamang assumption natin, no? Kasi kailangan nating ma-close out yung polygon. Yun yung goal natin, makakuha tayo ng close polygon. Diba sa statics?
So, bali yung angle na to is 35.92 degrees. So, ibig sabihin yung angle dito is also 35.92 degrees. Okay, so ibig sabihin yung angle na to ay assume theta 1. So, yung theta 1 is just 35.92 minus 12 degrees 45 minutes. So, we have theta 1. That is 35.92 minus 92 minus 12 degrees 45 minutes. Ito is degrees. So, we have 23 degrees 10 minutes and 12 seconds. Okay, so meron na tayong value na yan. So next nating gagawin is kunin ko yung may theta na tayo. Pwede naman natin i-solve yun. Pwede natin ma-solve yung FDA using cosine law. So, by cosine law, so, meron na tayong FEE 277.96 squared is equivalent nung itong dalawa. Ito yung tinatanong natin. Gusto natin makuha. And then, meron tayong R na 563.4 squared minus 2 times 563.4 and cosine 23 degrees 10 minutes and 12 seconds. So, masolve na natin yung value ng FDE. So, that is equal to 277.96 squared alpha x squared plus 563.4 squared minus 2 times alpha x, and we have 563.4 cosine 23 degrees 10 minutes and 12 seconds. 10 minutes and 12 seconds. Shift solve. So we have 350.26. And yung isa ay 685.652. So, dalawa yung value niya. Ha? So, meron siyang dalawang possible na sagot. No? Okay. So, meron tayong dalawang possible na sagot dito. Meron tayong 350.262 and 685.652. So, dalawa yung possible na sagot natin. So, check natin yan. So, ito na, no? So, kailangan equilibrium din. So, summation of forces must be equal to 0 para maging equilibrium. So, masolve na natin yung angle. So, by summation of forces, meron tayong negative 563.4 sine 35.92 plus, try ko lang yung FDA na 350.262. So, meron na tayong 350.262 sine 12 degrees and 45 minutes plus yung FEE na 277.96 sine nung beta equals 0. So, ganito, ito lang yung gusto kong makuha yung beta. So, try kong isolve yan.
So meron tayong negative 563.4 sine 35.92 plus 350.262 sine 12 degrees and 45 minutes plus 277.96 sine of beta pa equal 0 shift solve. So meron tayong beta na 65.643 degrees. So, ilan yung 65.643 degrees? So, that is approximately 65 degrees, 38 minutes, and 34.8 seconds. So, yun. So, ibig sabihin, yung bearing nung EE is just north 65 degrees 38 minutes 34.8 seconds, diba? The north S. So ito na yung sagot. So nga pala yung distance na DE, na compute na natin yan, ha? So ito yan yung distance na DE. Okay. So yung force is distance yan, no? Bali, ginawa lang vector yung distance. Okay, so I think okay na yung 350.262 kasi yung R natin is 563.4, eh. So ito yung gagamitin natin. So probably ito yung magiging itsura niya, no? Kung ito naman yung gagamitin natin, so magbabago yung figure, no? Bali, magpo-project pa yan, no? So may tendency na gaganito yung itsura niya, no? Dahil sa sobrang layo niya. So anyway, okay naman to kasi yung sagot niya is ito man din, ito tsaka ito. So okay na yan, no? So pwede mo nang i-solve yung 685, pero kailangan mong baguhin yung force polygon mo, no? Dapat medyo extended pa siya. Okay, so I think that's it. So see you in the next video. Thank you.